Welcome to the Philippines. Nandito na ako sa Pilipinas. Sa wakas. Welcome to the traffic pala. Sa ano, traffic is real. So hi guys, ayun, welcome to the Philippines for myself. Late upload na to guys, itong video na to ay kuha ko upon my arrival sa Pilipinas noong March 20. So kung napanood nyo guys yung previous video ko na in-upload ko lang siya yung travel ko from Japan to Manila. And supposedly guys, kasi ang arrival time ko dapat is March 19, 11 PM. Pero dahil nga po sa delay na nangyari dito sa Toronto Airport, so pagdating ko sa Japan, syempre delay. So yung connecting flight ko na, syempre nga sabi ko sa unang video ko na it's our fault na kinuha namin na layover ay 1 hour lang. So it happens na na-delay dito, so delay na lahat. So, yun nga, na-rebook, diba? So, nag-change yung airport, change airline. Kaya, guys, instead of 11 PM ng Sunday, March 19, nag-arrive ako, guys, is March 20, 6 AM, 6 in the morning. So, ayan, guys, diba? So, wala, kinuhanan ko lang naman yung Philippines. Nakakamiss din kasi yung ating sariling bansa, diba? And ayon sa natuklasan ko, marami na rin naman siyang pagbabago. And syempre guys, napaproud naman ako sa mga pagbabago sa ano, sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila. Oh, diba? Hindi, ano lang sa para lang sa akin. Pero ang hindi na talaga mababago is yung traffic. Kasi nga syempre may mga construction siya, under construction na mga yan, mga yung ginagawang bagong MRT ano line, yung papunta ng ano Del Monte, Bulacan, yun. So isa din yun, kaya hindi na talaga, kasi parang dito rin naman sa ibang bansa, once talaga na may mga under construction, talagang may traffic, diba? Pero iba talaga yung traffic ng Pinas. Kasi sa Pinas kasi talagang gumigit-git. Sa Maynila, gigit-git talaga siya, guys. Ako, medyo may yan, yung jeep na yan, gigit-git sila. Talaga naman, yung may time, guys, na ninenervious ako. Yung kahit na hindi naman kami yung nasa ano, nang gigit-git. Pero, minsan nasasaway ko yung si partner. Kasi, ano nga, ako ang na, kumbaga, ang ibig ko lang sabihin sana is, i-giveaway na niya. I-giveaway na lang niya dun sa gustong sumingit ba. Kasi, naninervious ako na baka ma-hit kami, alam mo yun, di ba? Kasi nga, talaga naman, tapos yung mga, minsan napapasigaw ako dyan, kasi minsan may biglang susulpot na motor. So, yun lang yung ano ko, comment ko talaga. Pero, other than that, ayan, under construction, may mga ano talaga siya na may mga barikada, something. And so ayun nga guys, that's my experience after 4 years na hindi ako nakauwi ng Pilipinas. Hindi ako nakapag ano ba, travel along Metro Manila. Pero sa parting ano lang yan guys, kalalabas lang namin yan sa airport. So parting Pasay pa rin yan guys. And umaga, naghahanap kami ng kakain ng Chowking. Kasi guys, ako pag nasa Pilipinas, deadma talaga sa akin yung Jollibee at saka yung McDo. Sorry. Kasi nga, meron na yan dito. Meron ng ano, ang McDo dito is every corner meron. So, kaya pag umuwi ako ng Pinas, ang hanap ko talaga is Chowking. Yun talaga yung ano ko talaga, fave ko talaga na fast food chain. Hindi ako nagmang-inasal, wala. And then, kapag hindi naman, kapag yung ano naman, ang hinahanap ko naman is Bulalo. Yun guys, yun yung hilig ko sa nung nasa Pinas ako. Yun lagi kong hinahanap, may Bulalo siya. 'Di ba? Masarap kasi yung sabaw. And favorite ko talaga yung Bulalo. And pagdating naman sa ulam, syempre, na-miss ko rin yung adobo ng
kapatid ko, yung lutong adobo ng mga kapatid ko. So isa rin yun sa na-miss ko, diba? Well, ano man ang meron sa atin, negative man or positive, anot pa rin talaga, ang sarap pa rin talaga sa feeling na makabalik sa sarili nating bansa, diba? Yung masilayan man lang natin yung ating sariling bansa, napaka overwhelming, napaka sarap talaga sa pakiramdam yung hi, salamat, kahit papaano nakauwi rin ako, masarap pa rin bumalik sa sarili nating bayan, diba? So ayun, although talagang nako-compare natin, diba, ang mga lahat, nako-compare natin yung weather, yung ganyan sa mga transportation, compare natin, and pagdating din sa mga restaurant, nako-compare natin. Well, ano na yun, common na yun, diba? Pero masarap pa rin talagang umuwi ng Pilipinas. Yun. Kaya guys, sa totoo lang, nag-enjoy nga ako sa Pinas. And yun, sinamantala ko guys na makapagkuha man lang ng kahit mga shorts clip para naman ma-vlog ko sa aking sa aking YouTube, 'di ba? And para nga sa para sa aking documentation. Yun guys, thank you so much. See you sa next vlog.